walang kamatayin tsa-tsa. Tata. Oh, si Sabater. Ah. Oh. Oh, ba't ngayon ka lang? Muli ba ka muna? Pinuntahan ko lang ang mga racket natin. Ito, beer mo. Buka muna, Sabater. Diyan si Carlos. Bayaw mong hilaw. Malaki atraso sa akin na. Asan? Okay, hindi oh. Na pa ba? Oh, beer. Malamig, ha? Kagad! Oh, yung koleksyon natin. Ay, oo nga pala. Bukas na yan. Yung pinabibigay mong abuloy para sa patay, pinigay ko na. Salamat nga raw pala. Carlos! Oh! Inuman mo na tayo, Toy. Huwag na. Ba't yung pinapakilaman mga delensya namin? O, Toy. Eh, sarili naman kaming delensya. Saka, hindi tayo talo. Ano? Anong hindi? Eh, pati kapatid dito, tinalo mo eh. Nasuwang mo? Sa bateri? Hindi nga selos lang. Ito, nangungulay berdi. Hindi ko kukusap ko, ha? Kapatid, karapatan ng babae na mamili kung sino aswang sa kanya. O, kita mo na. Inami mo rin. Nagsiselos ka lang. Personal na namin yun. Wala kang pakialam. Ako meron! Carlos, balikan natin si Totoy. Huwag na. Hayaan na natin sila. Baka maging bayo ko, Ben. Kain lang tayo. Oh. Oh, sinuot! Gera na! Oh, yan. Anong gusto mo? Gusto ko po, Tay. Ito at saka ito. Yan, dalawa? Ah, sige. Sandali lang, ha? Halika, Boying. Ikaw, Carlos! Kayo! Nanggulo na naman kayo kagabi! Tuwing piyesta na lang! Ginugulo nyo! Dahan-dahan kayong pagsasalita, Sargento. May ebidensya ba kayo? Hindi pa ba ebidensya yung pasasamukha ninyo? Ito nga si Dodo, hindi na maibukas sa mata, eh. Sargento, ito ulitin. Napaboso kasi ako. Ako naman na, untog lang ho. Niloloko nyo ba ako? Luis! Luis! Ito, sandali lang. Wala naman yatang nagre-reklamo eh. Pasensya ka na lang. Pare-pareho naman tayong taga rito eh. Yun na nga ho ang problema, Manserapin eh. Ako napapahiya eh. Pulis ako, hindi ko malamang patahimik itong lugar natin. Pagsabihan naman nito mga disipulo ninyo. Sargento, nanggugulo lang ako kapag ginugulo ko. Ah, ganon. Sige, sa susunod namang gulo ka, pasensyahan tayo. Sige na. Luis. Pasensya ka na, ha? Laka na nitong anak mo, ha? Pero nakapag-impact. Ah, Boying? Pero hindi alam, ano, di ba ako? O ito. Asayin na ito. Laruan mo. Ako ang gumawa niyan. Alam ko kasi paglaki mo, gusto mo rin maging pulis. Pareho ng tatay mo.
Maraming salamat po, Mang Serapin. Sige, anak. Sige ho. Halika. Ano ba, Ellen? Kanina pa naghihintay si Carlos? Ay, naku. Wala akong pakailan. Pabayaan mo siya. Ito ho, mamili na kayo dyan. Naku, ayan na. Lapitan mo na. Baka mamaya maombag pa ako niyan dito. Ellen. Naku, marami nga akong mag-uusap naman tayo sandali. Ay, nag-uuso ho ngayon eh. Ganun ba? Oo. Maganda ho yan. Sandali lang ho. Sige. Diba ang sabi ko sa'yo, pag nag-away uli ko yan ng kuya ko, magkalimutan na tayo. Eh, ang kuya mo naman ang maaway sa akin eh. Siya nagsimula. Alam ka naman, pabugbog na lang ako ng ganun-ganun na lang. Kakahiya naman sa mga taga rito. Hindi ba usapan natin, iiwasan mo siya? Pero siya ang sumugod sa akin. Ellen, mabuti siguro. Pag sabihan mong kuya mo, iwasan niya ako, iwasan ko rin siya. Pangako. O ano, alis na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Bihira naman. Eh, usapan naman tayo ah. Halika na. Ayoko na. Tapos na tayo. Carlos, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit nagagalit sa'yo si Kuya. Akala niya kasi, lulukuhin mo lang ako. Hindi naman problema yun eh. Na magpakasal tayo. Talaga, Carlos? Magpapakasal tayo? Okay ka na ba? Oh. Oh, Carlos, kumain ka muna. Salamat po. Busog pa ako eh. Tanggalin mo nga yung sombrero mo. Boying, nasa kanila ba sa mga kaharap mo ngayon ang sumaksak? Opo. Ituro mo kung sino sa kanila. Siya po.
Sigurado ka? Opo. Kanina pa ba dyan? Mga 10 minutes pa lang naman. Sorry ah, eh muntik ako hindi pinayagan ng airpot. Tara? Sige, para makabalik tayo kaagad. Mo naman, eh paalis pa lang tayo. Pabalik na ang iniisip mo. Si inay kasi, masama na naman yata ang pakiramdam. Alam mo naman yon, ayaw niyang aminin. Oh sige, promise. Pabalik tayo maga, okay? Tara. Okay sana, kaso, mahal eh. Boying! Boying, you know? Magaganda ang nakikita ko dito sa aking mga baraha. Magiging maganda ang inyong samahan. Hindi kayo magkakaroon ng problema. Kaya lang, isa sa inyo ang hindi makakapag-enroll sa susunod na pasukan. Hindi ko lang alam kung ikaw o siya. Tignan natin ang susunod na baraha. Isang taong matagal mo nang hindi nakikita ang muling magbabalik sa buhay mo. Tao? Wala naman ako naaalalang tao eh. Baka dati mong girlfriend. Wala. Hindi girlfriend. Lalaki. Dadoy. Gahin ni Bisoria, ilayo. Tarantado, laya na ako. Carlos! Kanina ka pa ba? Pasensya ka na, napuhit ako sa saklaan kami. Halika na, sumaki ka na nang makauwi na tayo. Buti naman, hindi mo ako nakalimutan na sunduin. Nagkamali nga ako ng hilot. Akala ko kahapon ang laya mo. Naburo ako rito kahapon. Pero, hayo pa rin ang dating mo. Makalaglag panty ka pa rin, ha? Hindi, parang hindi galing sa Oplo eh. Parang galing ka lang sa Saudi. Huwag kang lukuhan. O, tagay! Oo! Tagay! Tagay! Ayos! Ito! Sampung taong karaming namis! Buo na naman ang tropa ngayon! O, haling ko rita! Saka lahat ito, ha? Huwag mo sisigilin si Carlos! Ako ang taya ngayong gabi! Alangan namang yan pa magbayad, eh. Kalalaya lang yan. O, sila naman pala bahala. Haling ko rita, okay itong askal nyo! Anong askal? Asungkali, sinilo lang ito, eh. Ito ba? O, Carlos, ano ang plano mo ngayon? Pagod po ang isip ko eh. Bahala na, makakita ng trabaho. Eh, mas maganda. Pero may diskriminasyon sa mga layang katulad mo. Kaya kung mahirapan ka, pumunta ka lang sa talyer. Pwede kang pumasada. Salamat to, masarapin. Marami ng pagbabago dito sa lugar natin mula nung makulong ka. Yung mga tarantadong nag-aari rin dito, puro abusado. Mas brutal. Tsaka nakapasok na rito ang droga. Di ka pareho nung panahon mo. Eche puera rito ang droga.
di ba? Kaya para sa mga tiga rito, ikaw pa rin ang bida. Hmm? Beth, pabili naman ng tatlong daing tsaka tuyo. Oo, teka. Kumus na nga pala si Roque. Huwag muna siyang hanapin. Hindi na natin siya kasanggang ngayon. Lumipat na ng taya sa kalaban mo. Ganun ba? Magsirapin! Baka bumahan na dyan, ha? Pabalik-balik, ha? Oh, bigla kang namutla. Tama yata yung sinabi ng mga hula. Tama yata yung baraha. Anong pinagsasabi mo dyan? Yung taong matagal kayo hindi nakikita, na bigla nagbalik. Ayun, oh. Sino ba yan? Nakulong yan dahil sa akin. Beth, yung mga binili ko. Si Boyeng, oh. Anak nung dating sa rento. Dali, alis tayo. Tara. Tara, dali. Ang bilis ng panahon. Mama na pala. Hoy! Ay! Kinalam ba kung sino ko? Oo, oh, Mangkaris, oo! Oh. Alam ba kung gaano kalaki kasalanan sa akin? 10 taon na ako nakulong nang dahil sa'yo! Eh, guguluhin ko yung buhay mo para makabawi ka sa kasalanan mo sa akin! Naintindihan mo? Boying, bakit? Wala to, wala to! Umuwi ka na! Kayang-kaya ko na to! Anong kayang-kaya? Bakit? Kayang ba ako? Hindi ho, ano? Kaya ho, girlfriend ko po yun eh! Uy, Boying, tama na yan, ha! Tandaan mo to! Hindi pa ako tapos sa'yo! Tara na! Si Boying naman talaga ang dahilan, kaya muntik naman. Bulok sa oblo ito kaibigan ko. Mabuti nilang hindi naubos, oh. Pogi pa rin hanggang ngayon. Wow! Bakit? Kung bubugbugin ba yung bata, may babalik mo yung 10 taong na wala sa'yo. Ernie, ngayon ang 3 kape. Day, 3 kape, oh. 2 lang! Coke na malamig sa'kin! Mabalik tayo kay Boying. Nung! Pinabagip niya pangalan ni Boying, eh. Kumiinit lang tingan to kaibigan ko, eh. Tumigil ka na nga dyan, Dodoy. Carlos. Oras na para kalimutan mo lahat. Hindi habang buhay, hila-hila mo ang saklay na yan. Matagal na nga ho yun. Pero kayo nang nasabi sa akin, ha? Hindi niyo ako masisisi sa galit ko sa mundo. Dahil mula nung pumasok ako hanggang sa paglaya ko, ang bit-bit ko, sama ng loob at galit. Pero gusto mo magbagong buhay, di ba? Eh saan mo ipupunta rin yun? Sa galit? Carlos, kahit saan laban, ang galit talo. Marami lang ho kasing nawala sa akin, nakakulong ako. Hindi ko nga ho alam kung mababawi ko pa mga yan. Kayo, pwede ba? Ayusin niyo trabaho ninyo. Alam nyo, narito kayo para entertain ang mga customers. Hindi para itaboy sila. Chancing sa akin ng mga customers, hindi naman ako inoorderan. Eh ang gawin nyo, karinyuhin nyo, lambingin nyo. Eh ito naman kasi ma'am. Kahit na naman magtatawa na magtatawa ito, mukha pa rin nakasimangat ang mukha eh. Ano ko, isa ka pa. Hindi ka pumasok sa trabaho kahapon. Si Baldo lang nandito. Paano kung may nangyari dito kahapon? Ma'am naman. Ano magagawa ko? Hinatak ako ng tingyente. Baka hindi ba ako ron? Sus, ginagawa pang dahilan yan. Pwede ba kayong lahat ha? Gawin yung trabaho nyo. Ayusin nyo.
Carlos! Huwag kang pakialamero, ha? Baka gusto mo makipagbalikan sa ex-convict mong boyfriend. Siguro lumandi ka, kaya lumakas ang loob nun. Nasa loob na lang sa nuklab na makita ko eh. Pinaalis ko siya. Sinabi ko iba na sitwasyon ngayon. Iba na talaga? Tinaboy ko nga siya eh. Tinaboy mo? Oo! Tinaboy mo? Eh paano nakapagulo yun doon? Ha? Baka masabor ba ako ni Boss? Wala kasi ako nagawa. Nung bulabugin niya ang club, sasabihin pa niya, puro kami mga inutal! Kung gulong gusto niya, gulo bibigay ko sa kanya! Ha? Ayoko na! Wawa ka sa akin! Lorna, kalahatin Philip Morris. Sandali lang ho. Talaga nagagawa ng panahon, Carlos. Tinyente na ako ng pulis ngayon. Ex-convict ka naman. Oo, oh, malaki nga. Aso ka lang dati. Ngayon may mga aso ka na. Patapang ka lang dahil marami kang aso. Pero mag-ingat ka sa isang aso mo. May kamantag ng ahas. Asa! Tama na! Tama na! Matigas ang ulo mo. Marami akong paraan para tuluyan ka ng mahula. Sige! Sakayan! Sige! Ano to? Sir! Ano ba nangyari dito? Sir, nanggulo sa club kagabi. Ina-arresto namin eh. Nanlaban ba eh. May warrant to pares ba kayo? Sir, wala pa. Pero nilalakad na. Alam mo ang batas, tiniente. No warrant, no arrest. Sir, para naman pinagtatanggol pa niyo tong ex-convict na to. Ikaw ang pinoproteksyon ng ko, tiniente. Dahil pag tinuluyan mo yan, sasabit ka ng illegal arrest dyan. Sir, arbor na to. Ako nang bahala. Sige, sakin! Pakakawalan nyo ba yan, tiniente, o gusto mo magkahiyaan tayo rito? Yes, sir. Tara na! Sakin! Kalalaya mo pa lang, kaya umiwas ka sa gulo. Dahil kahit asa katwirang ka, mali ka pa rin.
Nangyari na sa akin yung kapitan, 10 taon na nakakaraan. Magpasalamat ka, tinulungan pa kita, kahit na ayoko. Tinawag lang ako ni Boying. Halika na. Dapat hindi mo na tinawag ang tatay mo. Ginawa ko lang tama, Mang Carlos. At kung kinakailangan tulungan pa kita ulit, gagawin ko. Walang personalan, tumutulong lang. Kung gusto mo, palakihin natin yung away. Baka akala ng sabater na yan eh, natatakot tayo sa kanya. Tumapang lang naman yun, maging pulis ah. Nagkaroon ng tsapa, nagkaroon ng legal na bakal, na ginagamit naman sa illegal. Kita mo, hindi makalakad yung walang isang katutak na balalay. Hindi balalay, alalay. Hindi tama yun, balalay, bobong alalay. Kaya nga iba na sitwasyon eh, hindi na patas ang laban. Sigurado ko, ipitin niya ako ng ipitin. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang nangyari kay Totoy, Carlos. Piligdusaan ko na ho yun. Pero hindi pa sapat sa kanila yon. Kaya naisip ko, kung ganyan din ang sitwasyon, mabuti pa, lumipat ka na ng ibang lugar. Doon, makakapagbagong buhay ka na walang gugulo sa'yo. Saan naman ho ako pupunta, man si Rapin? Dito ugat ko. Dito mundo ko. Dito lang pwede magbagong buhay. Dito ako nadapa. Dito rin ako babangon. Pare, isang taon na lang bubunoy natin at kalsa tayo. Kung papasa ka. Pare, sigurado yun. Siya nga pala pare, si Janet nakita mo ba? Usapan kami kanina, pero wala pa eh. Siguro mamaya hapon. O saan ang gimmick natin ngayon? Pare, bilyar! Okay. Magbibilyar tayo ngayon. Boy, halika. Ikaw, halika, halika. Halika. Nag-enroll ka na naman? Di ba sinabi ko sa'yo yung ayoko na makita pagmumukha mo dito? Ha? Alam mo, sawan-sawa na kami sa pagmumukha mo eh. Mabuti pa, huwag ka na lang pumasok. Iwan mo na lang dito, syota mo. Huwag ka mag-alala, alagaan ko naman eh. Alam ko, galit na galit ka sa akin dahil binastid ka na syota ko. Kaya pwede ba, libag, layo mo ko? At saan mo itong mga abubot mo at magpahilod kayo? Tarantado ka! Yaba mo ah! Huwag tarantado! Hoy! Ano yan? Tama na! Pabayaan mo na yan! Pabayaan mo na yan! Halika! Guardian na yan! Tarantado to! Ano ba kayo? Ano? Ikaw? Wala pang first day of classes, nang gugulo na kayo. Baka gusto nyong daling ko kayo sa principal. Sige na! Tama na yan pare, pabayaan mo na! Clear this area! Hoy! Magkikita pa tayo ah! Oo! Siguraduhin mo! Siguraduhin mo! Mas ka na! Dami pang dada eh! Ayos ba? Huwag mong iisipin na porke pumapayag akong huwag ka muna mag-enroll tong taon na ito eh. Hindi mo na ipagpapatuloy yung pag-aaral mo. Mag-iipon muna ako, Nay. Kung maganda yung mapapasok ko akong trabaho, sa gabi na lang ako mag-aaral. Eh saan ka naman maghahanap ng trabaho niyan? Mag-iingat ka at baka kung ano yung mapasukan mo. Carlos, akala ko galki sa akin.
Kaya pala ulo mo eh. Kung galit ako sa'yo, dahil makalaban mo, tinulungan ko. Hindi ikaw. Bugbog sarado ka. Maraming salamat, Mang Carlos. Walang personalan. Dumutulong lang ako. Sige. Mang Carlos! Oh, ano naman kailangan mo? Dahil po sa akin, matagal kinakulong. Kalimutan mo na yun. Bata ka pa nun. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sinabi ko lang naman po yung nakita ko eh. Bata ka pa talaga. Hindi lahat ng nakikita ng mata, yun ang totoo. Sorry ho. Mang Carlos. Oh. Sana ho maging magkaibigan na tayo. Kaya mo yun? At pag nalasing! Pare, sandali lang. Si Mang Carlos, pakihawak muna. Mang Carlos! Mang Carlos! Oh. Saan ba lakad nyo? Kailan masarapin? Maghahanap ng baka. Anong baka? Eh di yung gagatasan. Oh. Tama. Yung boss. Yung tagasagot ng gastos. Eh baka pwede sumama sa inyo. Baka may pasok ka. Wala. Eh, nagpo-pool nga lang ako eh. Pool? Paano ka mahingi apron bata niya? Dapat bilyar. Ano ka? Si Bandol? Bata batuta? Isang tunilada na bigat mo ngayon. Sama ka. Mag-alos. Mag-alos. Sinugnugo. Kumain ulang kumain ng balot. Tapos hindi ulang bayad. Dinagukan po ako. Nasaan? Nandun ko sila eh. Ha? Yeah? Ayos na ayos yun! Ayan o, ayan o sila o. Nagnag, wala. Carlos, long time. Long time no see. Carlos, laya ka na pala. Matagal na. Ba't hindi binayaran to? Ha? Babayaran ko naman talaga eh. Bigla nga lang siyang umalis. O ayan o, sobra yan ha. Sa'yo nasukli. Keep the change. Halika. Ha? Ba't binatukan mo pa? Eh, binibiro ko lang naman eh. Binibiro mo? Oo. Ha? Binibiro din kita. Ano? Gusto nyo magbiroan tayo? Ha? Oh. Ito, tandaan nyo. Huwag nyong inaabuso yung mga taong nagtatrabaho na maayos. Ha? Hindi na maulit, Mang Carlos. Ba't nalalaki yung mata mo? Galit ka ba? Hindi ako galit. Talaga lang malaki yung mata ko. Oh. Oh. Ben pulutan. Salamat, oh. Ha? Maraming salamat po, Mang Carlos. Sige po. Mang Carlos, akala ko mapapalaban na tayong dalaw eh. Astig na astig pa rin pala ang dating nyo. Takot pa rin pala sa inyo yung mga siga dito. Nasindak lang kaya hindi lumaban. Eh kahit pumalag sa atin yung mga yun dito eh, kayang-kaya na at dalawa yun. Ano? Kayang dalawa? Ibig sabihin, kayang-kaya nyo. Hindi, kaya natin dalawa yun. Alam mo, Mang Carlos, malaki na ako na sabihin sa akin ng mga taga ritong mali talaga yung ginawa ko. Dapat daw hindi natin tinuro. Talaga naman daw gago yung Totoy Ice Pick na yun. Kalimutan mo na yun, boy. Hindi mo, Mang Carlos. Talagang kailangan ko sabihin sa inyo. Mabigat kasi dibdib ko eh. Akala ko nun, kaya ayaw tumistigo ng ibang mga taga rito dahil natatakot sila sa inyo. Hindi pala ganun. Talagang mahal ka ng mga taga rito. Ang mga taga Tondo, gawin mo ng konting pabor. Habang buhay kang mamahalin, hindi ka makakalimutan. Carlos, mukhang matagal pa itong brown na ito ah. Banjo, punta mo tayo kay Mang Sirpin. Maghanap tayo mabobola. O paano, Carlos? Iwan ka. Skerta muna kami, ha? Huwag niyo akong iwan. Nag-iisa ako dito, eh. Ano ba ito, ha? Ito lang yun. Oo. Hanggang ngayon ba naman, daladala mo pa yan sa paglaya mo? Akala ko ba iniwan mo na sa Oblin? Takot mo sa multong yan. Ha? Wala na yun. Mang Carlos! Ha? Uy! Paano? Akala ko multo ko, eh. Si Boy, oh. Bakit? Takot mo ba sa multo? Ako? Takot? Hindi ah. Uy, gusto nga pala magpakita ng gilis tong bagong kukuhasan natin. May solusyon daw siya sa problema mo. Anong problema? Si Ellen? Bakit kilala mo? Mang Carlos, ako bahala sa inyo. Oh, kita nyo? May ilaw na. Ako may dala ng ilaw. At ako rin magiging ilaw nyo kay Ellen.
Okay naman, Carlos. Nandyan. Lapitan mo na. Ha? Oo, lapitan mo na. Naku, alis. Ha? Umalis. Mukhang alis. Naku. Mangungumpisal. Mangungumpisal? Oo. Papasukin ko dun. Yung pare, lansihin mo. Eh, anong gawin ko? Bahala ka na. Makalos, teka. Oy! Boying! Anong nangyari sa'yo? Ba't hindi ka na nagsasakristan? Father, pwede po ba tayo mag-usap? May malaki-malaki po akong problema eh. Intayin mo ako. Oras na ng kumpisal ngayon eh. Naku po, father, hindi po pwede. Ano ba yung problemang yan? Para bang... sinasapiran ko ng masamang spirito, Father! Ano? Padre, paspasan niyo po ako dahil ako'y nagkasala. Ang huli ko pong kumpisal ay 3 buwan na pong nakaraan. Pag nakakita ko magandang babae, nagdidilim ang mga paningin ko. Hindi ko mapigil ang sarili ko, Father! Iha, bago masabihin ng mga kasalanan mo, gusto ko muna ipaalala sa'yo ang tunay na kahulugan ng pangungumpisal at paghingi ng tawad. Opo, Father. Diyos ko, tulungan niyo ang inyong anak na si Boying sa oras ng kanyang pangangailangan. Kailangan din natin tanong sa ating sarili kung tayo mismo ay marunong magpatawad. Dahil hindi lang Diyos ang marunong magpatawad. Pati tao, dapat magpatawad. Kaya, Iha, dapat patawarin mo lahat ng nagkasala sa'yo at papatawarin ka ng ating Panginoon. Tibayan niyo ang kanyang loob at bigyan ng lunas. Padre! Maupo ka dyan! Iha, anong iyong mga kasalanan? Sabihin mo na. Ano ginagawa mo dyan? Padre, tulungan niyo ako, padre. Malaki problema ko, padre. Sinasapian ako ng demonyo. Demonyo? Demonyo rin ang problema mo, ha? Carlos, demonyo! Demonyo ka talaga! Pati ba naman bahay ng Diyos, di mo nagkinalang? Gusto lang naman kita makausap. Iniiwasan mo ko, eh. Naku! Ginawa niyo pang luneta itong simbahan ko? Aba, sa labas kayo makausap, ha? Sa labas! Labas! Tay! Day off nyo naman eh. Laro tayong basketball. Halika nga rito. Umupo ka nga rito. Halika nga. Eto ang tandaan mo. Ang uwak, puputi. Pero si Carlos, hindi na magbabago yon. Lalabas din ang tunay na kulay ng Boying. Kapag ka nagipit yun, ipapahama ka nun. Sigurado yan. Eh, hindi naman siguro, Tay. Leche! Pinagtatanggol pa yung gagong yun. Basta ang sinasabi ko sa'yo, ayoko makikitang bubuntot-buntot ka o sasama-sama ka sa kanya. Tanda mo yan! Sige na! Nakikwento sa akin ni Mandodoy, napatay daw itay nyo. Kaya nagiganti kayo at naging kilabot kayo sa atin. Kilabot? Para naman ako nakakatakot yan eh. Huwag nagpapaniwala dyan kay Dodoy. Masyadong eksirado magkwento yan. Yun lang gam nga eh. Nagiging dragon para sa kanya. Eh ano ba ang totoo mo, Carlos? Yung tungkol sa tatay ko, totoo yun. Ano ba yung kunento niya sa'yo? 2 na rin ang papatay nyo. 2? 2 lang. Pumatay sa tatay ko. Totoy Ice Pick. Kung hindi titigil si Dodoy nang kakakwento sa'yo, tandaan mo, siya ang gagawin kong pangatlo. Kailangan kong magtrabaho. Masakitin ngayon si inay. Kailangan kong kumita ng pera. Pantawid mo lang sa araw-araw naming buhay. Eh, mahirap maghanap ng trabaho ngayon.
nakahanap na ako. Sa factory ng plastic, yung bang gumagawa ng plastic na tabo, balde, pitsel, arinola, at kung ano-ano pa. Eh, puro ka plastic ang pala yung trabaho mo. Baka pati ikaw maging plastic ka na rin. Hindi, nagbibiru lang. Eh, kilala naman kita eh. Hindi ka ba nagagalit? Eh, ba't naman ako magagalit? Kasi hindi ko sinabi sa'yo. Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo. Ba, ang galing! Doy, tagilid na kayo ngayon! Alakas pa rin ng tsyambe! Alam mo, alam mo, Boying, wala ka nang ginawa kung di bumuntot sa amin. 25 oras sa araw, ah! Nakasabit ka sa tropa! Oo nga! Baka mapag-initan pa kami ng tatay mo. Mainit pa naman ang dugo sa akin, nun. Dol! Sandali lang, ah. Sandali. Anong balita? Tol, si Janet nakita ko. Tatrabaho sa club. Sigurado ka ba? Sigurado ako. O, ito. Huwag ka mo yan, ha? Boying! Boying! Malambot pa ang buto mo, bata. Huwag kang bumangka sa bakal! Anong nangyayari dito? Mamelan si Boying. Baka sa kanila. Nasaan? Sa labas! Tama na yan! Ano ba yan?
Ba't yung pinatulan yung bata? Sorry, ma'am. Eh, nangungulit eh. Pasok nga kayo. Sige, puntahan mo na yan. Papasok muna ako. Dapat hindi mo na pinuntahan sa club si Janet. Sana sa bahay mo lang pinuntahan at doon kayo nag-uusap. Eh, hindi na ako makapagpigil eh. Sinungaling siya sa akin. Gusto ko na magkalinawag ang kami dalawa. Ano nangyari? Lalo lumala ang problema. Napatrouble ka pa. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na eh. Boying, baka iniisip mong gumante. Kalimutan mo na. Wala kang laban sa mga yun. Ang pinakamagandang gawin mo, kausapin mo lang si Janet. Boying! Tay! Halika nga rito. Ano na naman katarantaduhan ang ginawa mo kagabi? Bakit nang gulo ka raw sa club? Kapitan, mga tarantado naman talaga yung mga bouncer doon sa club eh. Pinagtulungan nga itong anak mo. Hindi ikaw ang kausap ko. Usapan na mag-ama ito. Kaya huwag ka makialam. Eh, hindi makapangatwiran itong anak mo eh. Kaya ako nagpapaliwanag. Matagal ko nang pinagsabihan ito. Naiwasan ka. Kaya lang, masyadong matigas ang ulo ng batang ito. Kaya kung maaari, ikaw na lang ang umiwas. Dahil masama kang impluensya. Sweetheart, sige. Alam mo, napapansin ko ting makikita ko naman laging mainit ang ulo. Sige lang ba? Pati nga sa akin eh. Baka ako napapaglilihan. Okay lang, magandang lalaki labas niyan. Sandali, ano ba? Bumulik na naman mga antipati kong to. Carlos? Ikaw na naman? Alam mo, mabuti pa umalis ka na. Tuwing nakikita tayo, nagkakagulo lang. Gusto mo bang mabugbog na naman ako? Kaya nga, inintay ko muna silang makalis eh. Saka iba naman ang pinunta ko rito. Tungkol kay Janet. Janet? Pwede ba makapasok? Mag-usap tayo. Anong problema ni Janet? Alam mo ang problema. Nagtatrabaho siya sa club niyo. Oh, ano mo sama doon? May problema siya sa pera, tinutulungan ko lang siya. Kaya pinasok mo siya sa club, para pagkakitaan niyo ng malaki. At wala kang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya. Sandali, sandali! Sa tono na pagsasalita mo, akala mo kung anong klase impyerno yung club namin? Alam mo, malapit sa akin si Janet. Inaalagaan ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Katarantaduhan! Ang balita ko, lahat ng magandang babae sa club, hindi pwedeng hindi dumaan sa kamay ni Don Badong, yung amo mong manyakis, at kinukonsinti mo pa. Napakababa na palang pagtingin mo sa akin, Carlos, ano? Hindi ko alam sinasabi mo. Baka naman nagbubulag-bulagan ka lang. Bakit? Nakukonsensya ka na ba? Alam mo, Carlos, hindi mo ako naiintindihan eh. Sa bagay, hindi naman mangyayari sa kanila yung sinasabi mo eh. Dahil wala naman silang boyfriend na nakapatay at nakulong dahil lagi may itong ulo. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam mo, kailangan. Dahil kung ano-ano'y binibintang mo sa akin eh. Alam mo, mabuti ka pa nakalaya ka na. Ako hindi pa. Napakamanhid mo na ba? Para hindi mo makita? Napipilitan lang ako sa buhay na ganito. Pero wala akong magawa. Hindi ako makakawala. Pwede mo namang iwanan ng ganyang buhay, ha? Bumalik ka sa akin. Pwede pa naman, eh. Ellen, hindi ako manhid.
Ikaw nga ang bingi. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, pero parang wala ka naririnig. Carlos, nagugulan pa ako. Ellen, kung natatakot ka sa pwedeng mangyari, sinisiguro ko sa'yo tataya akong buhay ko. Mahal pa rin kita. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Sir. O, ano bang problema rito? Inspection of illegal cargo, sir. Hindi parehas ang papeles niya. Baka naman pwede natin pag-usapan to. We have to check the cargo, sir. Alam niyo naman yun. Malinis ang papel niyan. Ako na mismo ang magagarantiya. Ah. Kung yan ang gusto mo, sir, tatawagan ko si Major. Kayo ang mag-usap. Ang liit na bagay lang nito eh. Ang hirap naman yung pakiusapan. Hindi po pwede, sir. Nakatimbre na sa taas to eh. Kailan ba? Sige. Tuloy na yan. O sige, buksan nyo na yan! Kompanyero, ang problema. Gamitin ng puso. Utak ang ginagamit dyan. Kailangan maging praktikal ka. Kesa naman mamatay ka ng gutom. Boss, halika na, iha. Sumakay ka na. Eh, hindi ako pwedeng sumama. Ha? Bakit? Hindi pa napag-usapan na natin to? Eh talagang hindi ako pwedeng sumama eh. Iya, yeah. Hindi pwedeng mapahiya si Don Badong. Halika na! Sinabi na hindi ako sasama eh! Halika na sabi! Tigas ng ulo ko! Ano ba? Tawin siya! Huh? Uy? Sabi pitawan eh! Baril mo pitawan mo! Hoy, bata! Kung buwan loob mo, iputok mo na! Alam mo din yan! Boy! Hawakan mo! Papatayin ko ito! Bibiwan niyo yung bata! Kung sino ka man ang tatapang-tapangan, huwag mo na ituloy! Tatatanin ka nila ng bala! Mauna ka!
bubutasin ko lang lamunan mo! Bitiwan niyo mga baril niyo! Papatay ko itong amo niyo! Ano? Baka ano mga baril niyo? Bitawan niyo sila! Radyo! Drive yung kotse! Uy! Boying, tama na! Okay na! Ano? Sige nga dyan! Dandan! Wala susunod! Kung hindi ka dumayo sa club, wala sanang gulo. Hindi ka sana nabugbog. Puro katapang. Hindi naman pala kaya ng tuhod mo. Ako kung pinuntahan ni Boying sa club, mahinala ko siyang may masamang mangyayari sa akin. Tama pala siya. Nangyari na yon. Wala na tayong magagawa. Pasalamat ka nga't walang masamang nangyari din sa mga bata eh. Pag-usapan na lang natin itong tungkol sa problema ni Carlos. Kung sa bagay, tama kayo, Maserpin. Hindi na natin may babalik yun. Pero, Carlos, hindi ordinaryong kalaban si Don Badong. Dahil kung kilala mo siya, hindi ka mangangahas gawin yun. Kung kilala ko siya, tinuluyan ko na yun. Wala na saan ang problema ngayon. Kaso, hindi mo tinuluyan eh. Kaya piyadong gaganti yun. Kompleto ang kanyang mga armas at tahuan para gawin yun. Hindi kita tinatakot, Carlos. Pero parang hinukay mo ng sarili mong libingan. Brutal si Don Badong. Kinanti mo ang daliri niya, didikdikin niya ang buong kamay mo. Tinutukan mo siya sa leeg, tatagpasin niya ang buong leeg mo. Siya yung taong pag binato mo ng bato, hahambalusin ka ng bakal. Sa taas ng lipad niya, pagbagsak niya sa lupa, hindi na siya babangon. Halika, doon tayo sa itaas. Mag-iingat ka sa hagdanan, ha? 2 years ago, nasunog ito. Residensya lang itaas, eh. Kaya ginawa na lang namin safe house. Pero, matagal na rin namin hindi nagagamit ito. Halika! Ligtas ako rito. Pero kapitan, wala bang multo rito? Multo? Huwag ka matakot sa multo. Sa buhay ka matakot. Kay Don Badong. Halika, pakita ko yung kwarto mo sa'yo. Safe ka rito. Huwag kang mag-alala. Mabuti na yung nakakasigurado tayo. Kakailanganin mo to para sa iyong proteksyon. Oh. Eh, sobra-sobra ng tulong ito. Marami din akong atraso sa'yo. Dito man lang eh. Makaganti ako ng utang na loob. Wala yung kapitan. Alam mo, huwag ka magagalit. Ewan ko ba? Nung araw eh, antipatiko dating mo sa akin eh. Hindi ko nga maintindihan to si Boying eh, kung ano nakita sa'yo eh. At napalapit sa'yo ng gusto yung bata. Pero yung ginawa mo sa club,
pinabilib mo ako ng gusto ron. Isang ama o isang kapatid lang ang pwedeng gumawa nun. Pwede rin gawin ng isang kaibigan. Saan nyo na-recover yan? Sa North Bay na. Doon niya ni-abandon. Kakasuhan ko ni si Carlos para maparesto na. Hindi na natin kakasuhan. Tutuluyan na natin siya. Uwi na lang hiya ako ng isang pipitsuging ex-convict. Hindi pa nangyari yan sa buong buhay ko. Hanapin nyo siya. Dalhin sa akin at babalatan ko siya ng buhay. Bago gumaling ang sugat na ito, kailangan nakabaw na siya sa ilalim ng lupa. Carlos? Dodoy? Oh. May kasama kami. Sino? Ba't napasugod ka? Delikado, baka madamay ka. Baka ikaw madamay sa akin. Iniwan ko na si Sabater. Papatayin ako nun pag nakita ko. Alam ko malaki ang problema mo. May mga problema din ako. Ayoko nang hasanang pumunta dito eh. Pero tayo lang pwede magtulungan. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba sabi mo mahal mo pa rin ako? Patunayan mo yan ngayon. Iwanan mo na ang tunto. Para na rin sa kaligtasan mo. Lumayo na tayo. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Basta tahimik. Doon sa walang gugulo sa atin. Hindi ba gusto mo magbagong buhay? Tutulungan kita. Sir. Cap. Good evening, sir. Aba, Kapitan. Long time no see. Napasugod yata dito. May kailangan ako sa'yo. Alam ko dito kita matatagpuan. Panyero. O, sige. Maiiwan ko muna kayo. Mupo ka. Namimiss mo na ba kami? O yung dilihensya mo linggo-linggong ipinalilimos ko sa'yo? Nandito ako. Dahil sa anak ko. Sinong anak mo? Si Boying.
Yung ginulpin niyo sa club? Hindi ko alam na anak mo yun. Kapag ginalaw ninyo ulit, kahit na dulo ng dalili ni Boying, magkakamatayan tayo. Dahil sa meron na tayong pinagsamahan, pag-usapan na lang natin ang problema. Huwag na natin pag-usapan, Don Badong. Ipinaalam ko lang sa inyo na yung tatlong pulis na napatay, may kutub akong kayo ang punot dulo ng kasong yun. Magpapaalam na ako, Don Badong. Oh. Wala, nanigoy. Wala. Oh! Kinain kita ng buhay, tay! Kaya mo yun? Talo ka na! Ano score? Talo ka na! Talo ka na! Kaya. Oh, yung bola. Oh! Pasa! Carlos. Alam kong iniisip mo. Hindi mo nalaban yun. Pabayaan mo na lang sa mga pulis. Si Boying ang naalala ko. Ang sarili mong isipin mo. Alam mo, hindi naman siya pababayaan ng mga kaibigan ng tatay niya eh. Hindi mo ako naiintindihan eh. Kinlala ko yung batang yun. Gaganti yun. Nandiyan naman si Mang Serafin para payuhan siya. Kung di ko siya tutulungan, parang ako na rin nagtulak sa kanya sa buhay na gusto kong takasan. Isa lang sa dalawang bagay ang pwede mangyari. Mapatay siya. O siya makapatay at tuluyan na siya maging kriminal. Bakit ba ganyan na lang pagmamalasakit mo sa kanya? Ha, Carlos? Ellen, may mga bagay na mahirap paliwanag. Yung pagtingin ko kay Boy, higit pa sa kapatid doon ako, matimbang pa sa dugo. Yung pinapangarap kong tahimik at maayos na buhay, yun ang gusto kong maging buhay niya. Yung hindi naging ukol sa akin, gusto kong mangyari sa kanya. Paano tayo? Paano yung mga plano natin? Ako, hindi na ba ako importante sa'yo? Ellen, mahal kita.
marami sila! Pagtago ko na! Sige na! Alam ko kung saan tayo pwedeng pumunta. May bahay ang lola ko sa probinsya. Pwede tayong tumira doon. Tahimik doon. Walang gugulo sa atin. Bukas na bukas din umalis na tayo. Nakikiramay ako, bay. Salamat ho. Alis na sana kami ni Ellen. Pero sa nangyari sa itay mo, hindi kita maiwanan. Talagang iniintay ko kayo eh. Meron akong gusto itanong. Ano yan? Ilan taon ba kayo na namatay itay niyo? Ba't kailangan mong malaman? Gusto kong malaman kung nasa tamang edad ako para pagiging tintay ko. Mali ang magigante, boy. Walang tamang edad. Kaya hindi mo dapat gawin yun. Nagawa niyo nang ba't di ko pwedeng gawin? Ako ang namatayan. Nag-isa akong anak. Huwag matigas ang ulo mo. Banlaban na nato. Kung kailangan ka tayo gulong, para ilayo sa peligro gagawin ko. Balalay ni Sabater to. Pero yung naka-escap po, aso ni Don Badong yun. Sigurado ka? Tiko! Ito na, tropa. Kahit sa impyerno, sasama sa ating mga yan. Dating gawin, Carlos. Isang baso, isang bote. Sino unahin natin? Ang grupo ni Sabater. Carlos.
hindi ka na ba talaga mapipigilan? Magpapakamatay ka na ba talaga? Ellen, hindi na ako makakaiwas. Kung di ko sila lalabanan, hindi nila ako titigilan. Carlos. Alam ko hindi na magbabago isip mo. Pero, hindi ko naman kaya maghintay na lang dito habang buhay. Hindi ko alam kung makakabalik ka pa dito ng buhay. Ellen. Carlos. Intindihin mo ko. Carlos. Huwag niyo ubusin yung kanin, ha? Gijingle lang ako. Buhay man yan, tiyak tipos ang tama niya sa dami ng etsak sa Pasig na matitibog. Pero si Roque, nakatimbang doon. Mabuti. Wala nang hudas. Ellen? Ellen? Carlos, alam kong nakakabigat lang ako sa ginagawa mo. Lalayo na lang ako. Huwag mo na akong hanapin. Maligtasan mo sana ang laban mong yan. Ano yan? Si Ellen. Wala na. Sa isang banda, baka makabuti pa sa kanya, baka madami pa siya. Pumasok mo tayo sa gera, Carlos. Mahirap na ang Barbara. Kailangan kontakin na natin si Mang Serapin. Ano na nangyari sa kaso ng airpad ko? Ayon sa aming investigasyon, malaki ang kinalaman ni Don Batong. Pero hindi pa natin siya maaaring idein hanggat din natin nahuli ang gunman. Makikilala ko yun pag nakita ko. Kaya nga ako nagpunta rito eh. Baka nagbabala kang lumayo, eh pagpaliban mo muna. Para kung sakaling makuha namin yung gunman, ay may harap namin kagad sa'yo. Sige ho. Mag-iingat ka. Ano pa nga ba magagawa natin? Eh, dinumaban na kayo ng sabayan. Alam ko namang, hanggat hindi mo inaalis yung sombrero mo sa ulo, Carlos, eh, tuloy ang gera. Sila ho nagsimula. Tatapusin lang namin. Pero kung masabing, hindi kita pinalalahanan,
Kaya nga nandito kami. Para humingi ng payo, walang tamang diskarte. Kayo rin ang may sabing ibang klaseng gera itong pinasok namin. Pero hindi tatagal yung armas nyo. Kulang yan. Kailangan nyo pa ng kargada, bala, at pera. Sandali lang. Tatawagan ko si Parang Melchor. Erning, kauna mo ng bahala sa kanila, ha? Oo, Mang Serafin. Hindi kaya nakatulog na yun? Carlos, umiskerten tayo. Ang dami nila. Kulang ang kailangan ngayon. Hindi tamang. Tayo na! Tayo na! Carlos, nakakuha ko ng maraming bala. Kaya lang, may problema tayo. Ano yun? Nung wala si Mang Serafin, siguro dinukot mga nakabanggaan natin kagabi. Ikaw lang makakalapit sa kanya na hindi siya magsususpecha. Nakaligtas siya sa setup. Pero ngayon, dadaan muna siya sa butas ng karayom bago siya makaligtas. Kasalanan din ng mga bata mo eh. Kaya nakalusot pa siya. Mahirap yung pinagagawa mo sa akin yan. Magsususpecha na si Carlos sa akin ngayon yan. Huwag kang mag-alala. Malaking tiwala sa'yo ni Carlos. Hindi niya iisipin yun. Matunog yan si Carlos. Kaya tumagal yan ng ganyan eh.
tudasin mo na. Akong bahala sa'yo. Gagawin ni Manserapin yun. Mang Arlos, nakita ko sila ni Don Badong. Pati nga yung pumatay kay Itay, nandun din eh. Nandun si Manserapin dahil dinukod siya ng mga tauhan ni Don Badong. At saka pinakawin na siya sa trambakan kagabi. Boying, kaya dun siya nakakita ng mga pulis. Nag-tridor siya. Maniwala naman kay sakin. Sinungaling ang mata, Boying. Hindi lahat ng nakikita yun ang totoo. Hindi na rin ako bata. Naghudas siya! Tama na! Huwag kang naguhusga! Marami ka na nagawa para sa akin, Mang Carlos. Maraming salamat alam ho. Baka naman totoo yung sinasabi ng bata, Carlos. Tingnan mo ah. Kung totoong dinukot ni Mang Badong si Mang Serapin, hindi pa kakawalan ng buhay yun. Isipin mo, di ba? Eh, kakanta yun! Carlos, akala ko magkasangga tayo. Nagtiwala ako sa inyo. Matagal na tayo magkakampi, pero sinetap mo kami. Kung nagawa ko man yon, meron akong dahilan. Hindi ko pwedeng kontra yung si Don Badong. Buhay ko ang nakataya, Carlos. Kailangan ko ng matibay na pader na masasandalan. Tama si Boy. Kayong hudas! Nakakaawa kayo, Manserapin. Walang mahalaga sa inyo kundi sarili nyo. Carlos, parang sugal ang buhay. Siyempre, sa llamado ka tataya. Hindi sa lahat ng oras, panalo ang llamado. Sa oras na ito, mananalo ang llamado. Tehado ka ngayon, Carlos. Sinisiguro ko sa'yo. Ito ba yung nahanap nyo? Tama kayo, Manserapin. Ang buhay para sugal. Panalo ang madaya. Hayop ka, Manserapin. Masahol ka pa sa ahas! Huwag mo akong patayin, Carlos! Magkaiba ang likaw ng bituka natin. Kung kaya magpapatay ng kaibigan, ako hindi. Hinanap ko si Boying. May usapan kami. Pero hindi siya may put eh. Eh baka ka ako dito nagputa sa inyo. Tara dun. Nandun si Carlos.
Pero saan kaya nagpunta yun? Baka sa brokerage. Doon daw niya nakita yung pumatay kay Kapitan. Naluloko na ba siya? Para saan tupang pumasok sa kuweba ng mga leon? Mario! Ibalik mo ito kay Sunny ko. Pa-check up mo ang trigger. Sumasabit eh. Subukan ko lang, boss. Oh, doon tayo sa opisina. Ano na nga ba nangyari kay Carlos? Huwag ka mag-alala, panyero. Tinatrabaho ni Kalbo yun. Huwag kayo manlamig. Problema pa rin yun. Pinatay mo tatay ko, pero binuhay mo ko. Yun ang pagkakamali mo! Kulang to. Tapos ka na ngayon. Huling! Bilis! Sarili mo. Tumakas ka na! Hindi ko kaiiwan! Sama-sama tayo! Huwag matigas ang ulo mo! Sikerta na, boy! Sige na! Takas na! Takbo na! Natatapos dito!
Masarapin! Masarapin! Tumakas na tayo! Kayo na lang. Baka makakabigat lang ako sa inyo. Hindi namin kayo pwedeng iwan! Wala na rin ako itatagal. Kaya sige na. Umalis na kayo. Sige na, Carlos. Pwede pa kayo magbagong buhay. Aakuin ko na lang lahat to. Umalis na kayo. Sige na! Sige na! Ben, move! Move! Makaroon sa sila-sila, tara na! Tara, makaroon, tara! Bilis mo makaroon, tara na, bilis! Tara na, dyan sila! Bitawan mo yan! Bitawan sabi! Bitawan mo! Bitawan mo! Pagbigay pala ng anti-mortem statement si Mang Serapin bago siya namatay. Inako niya lahat. Matimbang pa rin tayo para sa kanya. Ako pa rin ang kinampihan niya sa uling sandali. Carlos, si Ellie, no? Kompleto na dahilan mo, Carlos, para iwanan ng tundo. Itataya pati buhay ko.